Manila. I'll keep coming back to Manila. Mga tol, nag-iisip ako eh. Magluluto kaya ulit ako ng ano, yung bacon na merong sago. Kasi yung una, hindi ko nakuhaan eh. Pero magluluto ulit tayo. Marami nagtatanong kung anong lasa raw. Kasi syempre, lasang bacon na merong sago. Di ba? Napuna ko kasi yung ibang mga tao eh, habang kumakain ng biko, di ba? Mas masarap pag meron kang sagong iniinom. Kaya iniisip ko, di pagsama ko na lang, sarap kaya. Huwag kang aalis, ha? Ayaw ni Lisa yun eh. Pero gagawin ko. Balik ako. Mga tol, gagawin na natin yung bacon na merong sago. So, actually, ang gagamitin ko, etong sagong to, nasa frigidaire ko na to eh. Siguro, mga 2 days, 3 days na to. Plano ko dito, gagawa ako ng taho, tapos eto yung parang sago yung merong ano, yung matamis. Eh, tagal na. So, para ako nagtatakam sa biko eh. Yung ano, na merong sago. So, para matapos na rin yung alinlangan ng ibang tao dyan, na hindi daw masarap. Pag natapos ko yun, tingnan mo, titikman ko ha, sabihin ko sa inyo talagang napakasarap. Pero, gagawin ko muna, ipiprepare ko muna lahat-lahat ng ingredients ko. Kasi mahirap na mga tol, makuha nyo yung ano, yung mga recipe ko eh. Di ba? Naranless kung gusto ko nyong malaman kung ano, kung paano gawin yun. Balik tayo. Kayong aalis. Si Lisa hindi pa rin alam. Okay mga tol. So, eto na. Hinanda ko na yung mga recipe ko. Dito natin mapapatunayan. Papatunayan ko sa inyo na yung biko ko, yun ang pinakamasarap na biko na ginawa ko sa buong mundo. At saka yung lasa niya ibang-iba. So, eto na. Papakita ko sa inyo yung recipe ko, ha. Huwag niyong gagayahin. Kailan humingi muna kayo ng pahintulot sa akin bago niyo gagayahin to, ha. Unang recipe. Marakit na kanin, syempre. Ito na yan, oh. Tingin mo, perfect yan. Tapos, pangalawa na recipe, yaang ano, coconut milk. At saka yung pulang asukal. At higit sa lahat, ang importante sa lulutuin ko, mga tol. Eto. Yan, oh. Sago. So, uunahin ko ito munang palambutin ulit dahil nasa frigidaire ko na ito na ilang araw eh. So, gagawin ko, kaya meron ako ditong ano, kasirola, ilalagay ko ito dito para lumambot. Kaya makikita nyo kung paano talaga gumawa ng biko na merong sago. Ibang klase ito mga tol. Kaya kung ako sa inyo, hindi ko aalis. Okay? Kailangan dyan lang kayo. Huwag kayong aalis dahil minsan lang mangyari ito sa buhay nyo. Eto na. 5, 4, 3, 2, 1. Okay mga tol. So, eto na yung kawali niya. Painitin ko. May dumaan. Okay, so, ang gagawin ko, etong mga sago, painitin ko ulit para hindi mag-ganon to, yung dikit-dikit siya, di ba? So, lalagyan natin muna ng pulang asukal to. Para at least, pag nilagay ko itong sago, medyo manamis-namis pag natapos na, di ba? So,
Siguro mga isang kutsara lang. Isang kutsara. Haluin mo. Okay, antay mong matunaw yung ano. Etong asukal. Yan. Tapos, tsaka na natin ilalagay yung sago. Hindi ko lalahatin kasi gagawa ako ng taho dahil gusto ng apo ko yun eh. Yung taho eh. So, eto na siya. Inaan ko lang yung apoy. Sinapapaso ako eh. Ayan. Wow, oh my God. Ang sarap niya, no? Sarap nito. Tapos, iaano mo sa, ano, sa biko, iahalo mo. Oh my goodness. Pag natapos to, pangako sa inyo, ano to, hahanap-hanapin nyo to. Ayan, dagdagan pa natin ng konti. Okay. Tapos, tsaka patitikman natin mamaya sa mga bata dito. Sila magiging ano ko, testigo na masarap itong ginagawa ko. Pero susubukan ko si Lisa. Baka mamaya tikman niya. Yung ginagawa ko ha, yun ang titikman. Itong biko tsaka yung sago. Baka nung isipin nyo dyan. Okay mga tol, so okay na to. So ang gagawin ko naman ngayon, patayin ko na yan. Papatayin nyo lang, konting ano lang. Konting init lang. Dahil para hindi masayang yung oras nyo. Okay, so lalagay ko yan dito. Tapos meron na rin akong lalaginan para sa malagkit na kanin. Yan. Okay. So, eto yung malagkit na kanin. See, mainit-init pa. Tama-tama to. Eksakto. Ganitong kadami. Yan, no? Bango. Yan. Eto yung magandang ano, panghanda nyo sa mga piyesta dyan sa atin. Payag na ako. Sige, gayahin nyo yung recipe ko. Para sa mga Pilipino. Gawin nyo to sa piyesta. Ihanda nyo to. Naku, ito ang unang-unang mauubos sa panghimagas dyan. Maniwala kayo sa akin. Huwag sa kanila. So, pag natapos na yan, ay parang may nasunog. So, syempre, malagkit, di ba? Gagawin natin, ipapatag mong ganun. Okay? O, mamaya ko muna ipapatag yung i-level ko siya. Lalagay ko muna yung sago natin. So, syempre, eto, malagkit. Isipin mo, paano mo mahalo yan kung malagkit yung ano? Hindi mo mahalo maigi. So, kaya, eto ang gagawin natin. Okay. Yan. So, eto muna. Maglalagay tayo ng sago. Ayan. Oh my God. Sarap niya, no? Kita mo? Okay. Alam ko, yung mga nanonood ngayon, takam na takam na. Pero easy lang kayo, mga tol. Darating din tayo dyan. O yan, nilahat ko na. Okay. So, lagay ko to dito. Ako kasi pag nagluluto ako, gagawin ko man niluluto ko bago ako maghuhugas. So, see? So, ngayon, haluin natin to.
Ang sarap neto. Amoy pa lang, amoy biko na kagad. Oh my goodness, look at this. Ganda neto. Parang ganun yan, ano? Paano ba yun? Ano, ganun, di ba? Sasayaw kami ni Uno nun. Ayos to, mga tol. Yung kanin na malagkit, medyo mainit pa. Parang ano lang, yung gagawin mong suman, di ba? Sa bagay, ano, pwede rin. Pwede kong gawing suman to. Nakakaisip talaga ako, no? Nung magagandang reano, kakainin. Yan, tol. Okay? So, halo dito, halo doon ang gagawin natin. So, basta i-mix lang nating maigi yung tong sago dito sa malakit na kanin. Para pag niluto natin mamaya at hiniwa natin yung sago pantay doon sa malagkit na kanin. See? Sarap yan, mga tol. Oh. Oh my God. Tignan mo to. Okay. Oh, ngayon, I think halong-halo na siya. Isa pa. Haluin pa natin dito. Ayun, meron na doon. Okay. Ayan! Okay, so ngayon, utol, yung mga niluluto ko, walang nasasayang dun, ha? Baka mamaya isipin ng ibang tao, naku, sayang niluluto nito, ang dami nagugutom dito sa Pilipinas. Hindi, lahat ng niluluto ko, ubos. Naalala niyo yung biko? Ay, biko, ito pala yun. Yung turon, ubos yun. Hindi nga umabot ng 3 oras eh. Wala na kagad eh. Tapos yung dinuguan na niluto ko. Wala pang 1 araw, ubos na. Ayan, tol. Pantayin lang natin. Ako, ginagawa ko, pinapantay ko talaga maigi. Para at least, maganda yung resulta. Siyempre, ilalagay mo yung, di ba, yung ano na eh, yung matamis sa ibabaw eh. Gusto ko pantay na talaga siya pag ano, paglagay mo noon para pag naluto, lulutuin pa natin itong mga siguro mga 45 minutes sa oven. Bukas muna tayo ng kamay. Okay. 45 minutes, iluluto natin yan, ibe-bake natin. Tapos noon, pwede na pang merienda. So, ang kainaman neto, nakatipid ka dahil hindi ka nagagawa ng sago. Dahil nandito na yun eh. Gagawin mo, ang pangtulak mo na lang, kuha ka na ng tubig. Okay. So, papatayin ko neto. Yan. Kailangan pantay siya mga utol eh. Di ba? Ganyan. See? Para at least kung luto na to, kung meron kukuha dito, okay yung ano niya, yung kapal ng ano niya, ng biko. Hindi manipis dito, makapal doon. Ito yung technique. Ayan. Okay. So mga tol, tingnan natin close up ha. Ayan no. Ganda niya no. Oh. Hindi ba? Pantay na pantay. Kita mo pa lang. Hindi pa luto yan ha. Mukhang biko na kagad. Oh. Ayan. Okay. Ngayon mga tol, ang gagawin naman natin, okay, yung pinaka matamis na niya. So, etong natitirang sago, lalagay ko muna ulit sa frigider.
Para sa tahu naman to ni Uno, gagawa ko ng tahu niya. Yan, lagay natin yan dyan. To. Ayan. Ah, tanong ko pala mga utol, nagustuhan niyo ba yung ano, yung buhok ni Lisa? Galing na pagkaday ko doon ano. Para nga kung ano, nagkatrabaho sa beauty salon eh. Inisip ko nga magtrabaho na lang ako doon dahil magaling ako mag-dye ng buhok. Okay, kunyari lang nagalit-galitan siya pero gusto niya style ng buhok niya. Ganun talaga eh, di ba? Okay mga tol, so eto na, pinainit ko na yung ano, nilagay ko na sa kaserola yung gata ng nyog. So, gagawin natin, magdadagdag na lang tayo ng ano, asukal na pula. Ayan. Gawin na, ayan. Oops. Oops. Ayan, parang bulkan ano, mumuputok. Sa... Ayan. Ngayon mga tol, depende kasi kung may mga taong mahihilig sa mga matatamis, may mga taong hindi masyadong mahilig sa matamis, may mga taong diabetic na kailangan talaga na konting-konting tamis lang. Kaya depende na yun kung ilang asukal ang ihahalo mo sa coconut milk. Okay? So sa akin, siguro mga limang ano, kutsara ang ihahalo ko. So, nakakatatlo na tayong kutsara dyan. So, ito pang-apat. At ito ang pang-lima. Okay. So, halo-halo lang. Basta halo-halo lang mga tol. Haloin lang yan. Tsaka yung ano natin, yung apoy, ano, nasa pagitan ng low and medium. Okay, halo lang ng halo yan. Ayan, no? So, maganda to pag na halo ko ng maigi tapos kumulo. Kasi papakluin natin yan eh. Kailangan makumulo talaga hanggang sa lumapot yan. Pag lumapot na ng konti yan, tsaka natin ilalagay doon sa biko na niluto natin na merong, ano, merong sago. Ayan. Ayos to mga tol. Kung sana lang eh, pagkaluto niya ito, nandito kayo lahat eh. Para kayo magiging pruweba ko eh. Diba? Pero hindi. Yung mga anak ko, sasabihin nila dito na ano, masarap talaga. Oh, my dad, he really cook a nice food. Always. So, eto na mga tol. Okay. See, nakita mo, di ba, nag-iba ang kulay nung nilagyan ko ng asukal na pula. Yan ang technique dyan. Siyempre, yung coconut oil, puti yun, tapos nilagyan ko ng asukal na pula, kaya naging ganito. Yan ang sikreto dyan eh. Okay. So, medyo nilakasan ko din yung apoy. Ayan, di ba, nilakasan ko din ng konti. Nilagay ko na sa medium. Medium na yan eh. O, ayan, o. Okay. So, halo lang ng halo. Halo ng halo. Huwag kang magsasawa maghalo. Parang madjong lang yan. Tapos bunuti mo, escalereta, siete pares. Ola, paningit, todopong. Ganun lang yun eh. Halo lang ng halo. Parang nang nagsiswimming. Diba? Okay. Thank you.
eto na. Okay, eto na parang pinaka final. So, yung matamis niya, eto na, nahalo ko na, na yung may coconut milk. At saka yung ano niya, yung asukal na pula. Okay? So, ang gagawin ko, i-on ko na itong, i-bake pa natin to ng 1 hour. So, bake, tapos, timer, ata. Okay, bake, tapos cooking time. So, ilagay ko 1 hour. Okay, so nasa 350 degrees ang isi-set ko. So, itong ngayon, mga tol, ilalagay ko na to dito, okay? So, isasama ko na yan dyan. So, huwag niyo ibubuhos lahat. Kailangan dahan-dahan lang. Okay? Kasi dahan-dahan lang ang lagay ko. Tapos, i-bake na natin to. Naku, pag natikman nyo to. Salamat kayo, wala kayo dito. Sigurado, pag nandyan ako, ako lang uubos niya. Oo. Paborito ko yan. Yeah, paborito. Okay. So, eto mga tol ha. Lalagay ko to dito, tapos i-bake ko. Okay, kailangan dahan-dahan lang. Okay. At saka dapat, ang paglagay mo ng ano, yung matamis sa ibabaw, mga tol, kailangan papantayin mo siya. Pantay talaga dapat. Ayan. Okay. So, yung sa mga taong gustong tumikim neto, pasensya na lang dahil wala kayo dito. So, ayan na, see? Pero yung mga recipe, di ba, makikita mo naman dito, pinahintulutan ko kayo mga tol. Sige, gamitin nyo yung recipe ko. Ako lang yun. Ayan, so, yan ang masarap dyan. So, makikita mo, di ba? Oh. Pantay na pantay. So, ngayon, op, nawala yung ano ah. So, to bake. Cooking time. So, 1 hour. Start. Okay. So, ibibake natin to for 1 hour. Kung makikita mo ulit, di ba? Wow, look at that. Lagyan natin ng konti pang ilaw. Ayan. Kitang-kita mo na, no? Ganda, no? So, yan ang sinasabi ko pag ano. Pag yan naluto na, ngayon lang kayo makakatikim na merong ano, na sago na, nandoon sa loob ng ano, ng biko. Parang pinaka-topping siya, pero hindi mo maano, parang umiinom ka na ng ano, ng sago at gulaman, at the same time kumakain ka ng biko. Di ba, nakatipid ka pa. Kukunin mo na lang tubig. Hindi ka bibili ng gulaman at sago, dahil may sago na yung ano mo. Okay mga tol, so babalik tayo. So i-bake muna natin ito for 1 hour. Okay, okay nga alis. So mga tol, so eto na, nilagay ko na sa oven. Nakaset na siya sa 330. Okay, so 59 minutes ang natitira. So usually kung ilulutuin mo to sa ano, sa range nyo dito sa oven, ilagay mo sa second level. Wag sa baba o sa taas, always sa second level. Okay, para mas maganda dahil even yung init sa loob ng oven mo. Okay, kung sinong gustong umorder niya, pag naluto na, sasabihin ko ulit, bigyan mo ko mga 3 buwan para i-prepare. Tapos bigyan mo ko na mga 6 na buwan para magawa ko na yung ingredients. Tapos kung gusto mong delivery, give me 1 year. Okay, babalik ako mga tol. Huwag kayong alis. Mga tol, narinig ko na yung ano, yung oven, natapos na yung ano, yung pagluluto. Parang yung timer. Nag-ano na yung timer. So, ibig sabihin, yung niluluto natin, luto na. Tingnan natin ha. Yan. Oh my goodness. Ay, ang ganda oh. Oh my God! Ang ganda niya. Kita mo.
Sana nakita ng ano, ganyang klaseng luto. See? Perfect. Yan ang sinasabi nila. Di ba? Okay. Ngayon. Ito na ngayon ang pinaka aantayin yung lahat. Alam ko, inip na kayo nung isang araw pa eh. Titingnan natin ngayon, titikman natin. So, ibig sabihin, kailangan ko ng kutsilyo para hiwain at magpapatikim tayo ng mga bata. Tingnan ko kung may magising pa. Si Uno kaya gising pa? You sleeping already, anak? Tulog na si Uno. Aww. Brian tulog na rin. Si Commander Lisa tulog na rin. Ako ang titikim? Di ba nakakaano yun? Ako nagluto, dapat iba ang titikim, di ba? Pero, sige, eto na, tingnan natin. Yan ang hiwa, ang ano niya, ang luto niya. Saan ko kaya hiwain para maganda-ganda? Okay, oh my God, ang sigandang ano na ito, oh. Yun. Yun, oh. Nihirapan ako eh. Kaya itong gagawin ko. Ayan ang mga tulo. Ayan, oh. Finished product. Nakikita niyo yung mga sago. Ayan, oh. May sago. Di ba? Masarap nito. Kailangan tapunan mo ng gatas yung evaporada. Lalagyan mo ng gano'n. Wala akong evaporada na gatas eh. Di ba? O kaya yung condensed milk, di ba? Wala. Aww. Okay. Eto na. Titikman na natin. Kailangan muna natin syempre yung upo. Sarap niya, no? Kikita mo yan? Oh. Okay. Okay. Eto na mga tol. Ayos. Okay. Okay. Ready na kayo? Muusok pa, oh. Ayan, kita mo yung ano, yung sago, oh. See? Amoy biko, tapos, amoy sago din. Rip! Sarap. Karamihan biko kasi matamis. Mga dalawang bite ka pa lang, ayaw mo na. Ito ang tamis nito, parang na-control. Parang yung tamis niya naging diet. Parang hindi ganun katamis talaga. Ang sarap, mga tol. Siguro dahil yung combination ng ano ng yung ginawa kong yung ano ng nyog nasa lata, yung coconut milk tsaka yung hinalo ko yung ano yung asukal na pula, hindi ko dinamihan, di ba? Ilang takal lang ako, halo lang ng halo. Sarap po, hindi matamis. Okay lang ang tamis, eksakto lang, hindi
Hindi yung sobrang tamis. Katulad kung makikita mo naman kasi ito yung ibabaw, di ba? Hindi yung talagang naglalagkit sa ano, sa tamis. Ayan o, sarap niya no, muusok pa, tapos meron pang sago. Ooh! The best. Mga tol, sabihin ko, okay? Sa trabaho ni Lisa, ni Mrs., papadalhan ko to at sila ang titistigo. Anyway, maraming salamat. Kita-kita ulit tayo. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe. Sabi nga sa Chuchu TV yun eh. Thank you. Goodbye. Manila, I'll keep coming back to Manila.